Kanina pa ba? Kanina pa kayo nag-aantay? Parang ang dami nang nag-aantay eh, no? Tama ba? Malino ba ang aking video? Grabe iyak ni kasi may ticket na. Hindi po, Christina. Hindi dahil sa ticket kaya umiyak si Tia Celsa. So, ikukwento ko sa inyo yung buong-buo ang nangyari kahapon. Walang ano, fresh na fresh. Grabe iyak ni Tia, may dami ticket. Hindi nga, hindi sa ticket. Hindi pa sila naghahanap ni Aling Marta, umiyak na si Tia, mami. True. Hindi pa nga sila naghahanap ni Aling Marta. Umiyak na si Tia, mami. Oh, maramdamin ang Tia Celsa ninyo, mga amigo. At ako po yung bumabati sa inyo ng magandang gabi sa Pilipinas at dito po sa Equatorial Guinea ay alauna na po ng hapon dito. So, fresh na fresh ang chisme gaya ng fresh na fresh na itsura ko. Nakatulog naman ako maayos pero sabi ko nga, no one can, walang makakabago ng mood ko araw-araw lalong-lalo na ang mga toxic na tao. Yan, sa ating paligid. So kung sa Pilipinas may mga toxic na tao, dito rin po sa Equatorial Guinea ay sapak ng dami din. So parang baby si Kuya Raul. Parang baby, buhok pa lang, di ba? May mga tusok-tusok. Pag nilapad ko kasi gano'n, pangit eh. Ano ba maganda nilapad? Ang fresh mo ngayon, Kuya Raul, sabi nga ni Mek. Ah, dahil sinabi mo akong fresh, ikaw din ay fresh na fresh din. Fresh from the farm. O fresh from the ocean. Hindi namamansin, sabi ni Kate. Sino hindi namamansin? Bawal ang toxic na tao dito, Luigi Cruz, sabi ni Luigi Cruz. Sa live, meron din mga toxic na tao, syempre. Pero sa mga paligid natin ay marami din yan. Kahit na sa bahay ka lang, yung mga kapitbahay o yung ibang kapitbahay, o depende sa lugar. So dito, ang toxic na mga tao dito ay mga inggiterang palaka. Mga inggiterang palaka na umaaligid kay Tia Celsa na kapag ka meron lang ibibigay si Tia Celsa at saka nagiging mabait, kapag ka wala na ay kung ano-ano na yung sinasabi. Kapag ka umiyak ako ng Pilipinas, iisa-isahin ko kayo, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Hindi ko pwedeng isplok lahat basta-basta. Pero syempre, pag uwi ko ng Pilipinas, sasabihin ko lahat ng katotohanan. So mag-antay po kayo. Lahat ng sama ng loob ko ay talagang sasabihin ko sa inyo. Hindi mapagtanim ng sama ng loob si Kuya Raul. Yun ang totoo. Wala na. So, ang daming nanonood agad. Eh, ba't yun nanonood? 640 nang nanonood ngayong araw. Pero ang unang tanong ko po ay malinaw po ba? Minsan po kasi lumalabo. Maganda kasi nanonood kayo na malinaw po ang video. Ayan po. Shout out siya Gerson, Luigi Cruz, malinaw, sabi ni Sweepy. Hindi ko nakausap ni Sweepy ngayon, very busy ang Kuya Raul mo. Si Lino, shout out sa'yo. O yan, tama-tama, malinaw ang ating video ngayon. So, ito yung ikukwento ko ngayon, mga amigo, ay kahapon lang ito nangyari, ngunit hindi ko i-detaling masyado. Dahil, mas maigi na sa Pilipinas ko ito ikuwento. So kahapon hindi ako nakapaggawa ng vlog. Magbablog kami ni TSL sa kahapon pero hindi na ituloy yung vlog. Ganun po yun. So pagdating sa Pilipinas, saka ako ikukwento ang itong live na ito. Ngayon ay gusto ko lang i-share sa inyo yung feeling ni TSL sa ginawa sa akin. O yun. Wala naman nangyari sa aking masama, pero syempre, ang pakiramdam kasi ni Tia Celsa is napakabuti kong tao para kay Tia Celsa dahil ginawa ko ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit ang daming hindi natutuwa sa ginagawa ko. So anyway, ayan po, shoutout sa iyo, Mek, Marceline Shapno, Kin ba yan? Malino po, sobra buti umabot ako, sabi nga ni Maribel Honra. Ayan, thank you so much sa walang sawa niyo pong panonood sa ating video araw-araw. Sabi ko nga po sa inyo, manood lang kayo, makakahagilap kayo ng chismis. Chismis yan. Actually, ngayon ko lang na-realize na ang sa buhay ni Tia Celsa talaga. Siya na yung pinaka the best na
na huwara ng mga mararaming anak. Oo, sa buhay ni Tisa, siya yung pinakahuwaran sa mga maraming anak. Kasi iba-ibang naging ugali ng mga anak niya. May mga naging pasaway, may mga mabait, pagkakailangan ka lang, may mga talagang sweet, may mga talagang... Basta sa buhay ng Nietzsche, may nalabing dalawang anak, iba't iba. So, shoutout sa'yo, Jerry. Jerry, I pray na maging okay ka na. May sakit si Jerry ngayon na nasa Malabo. Nag-message siya sa akin. Parang tinitingnan yung mata. Parang there's something wrong with his eyes. Merong ganun. Merong... basta, hindi ko alam kung anong sakit. Pero hindi ko pa nare-replyan kasi busy ako kanina. So, pinakita lang niya sa akin. Galing siya sa doktor. Nag-message ko kanyang asawa. Mamaya, re-replyan ko si Jerry. So, hindi ko nakakasama matagal si Jerry, pero close naman kami sa chat, ganun lang. Pero mabait naman kasi na bata si Jerry. So, hindi ko pa nabimit si Vanessa. Yun, si Vanessa, hindi ko pa. Sore eyes, hindi siya sore eyes. Hindi ko alam kung ano. Basta hindi siya sore eyes. Basta may tinitingnan. Merong ano, aparatong nilalagay sa kanya mata. Anyway, ayan, na-timingan din ang live. Sabi nga na Mary Jerica. Sabi ko, para ma-timingan niyo po yung live, ganito ha. Start po kayo mga 8:10. 8:10 na yan. 8:10 for 8:10 ng gabi sa Pilipinas. For sure ay live po si Kuya Raul. So, mas magandang makaugalian natin yung live sapagkat dito lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon. Dito lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap-usap sa live. Kung po pwede nga lang lahat kayo ay naka-zoom tayo lahat. So, kung 100 na katao o 2,000 katao ay nag-uusap-usap sa live, kung pwede lang yun. So, in the future, for sure, mangyayari yun. Yung maraming, yung mga subscriber ay nakakausap natin. Yun ang the best na magagawa ni YT sa atin. Yun po. Totoo, bukod sa inggit ay, nako, actually, iba, ang title talaga nito, binuro ko lang eh. Oo, ang title nito ay, masyadong maano yung title ko talaga, binura ko na lang. Sabi ko na lang, grabe ang iyak ni Tisilsa. So kahapon, ayan, dire-diretso na tayo sa ating mga kwento, mga amigo. Mahina, hindi ko marinig. Anong hindi marinig? Hindi yun yung marinig? Totoo ba? Totoo ba? Ulit-ulit, totoo ba? Hindi yun marinig. lakas siya. Malakas. Baka yung hindi makarinig, baka siguro ang problema eh yung ano mo, yung telepono mo. Yun. So ayan, kahapon ganito kasi ang vlog namin ni Chasel sa kahapon. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa yung meron ako na video ang 6-11 minutes lang yata 'yon. So dalawang part 'yon na ginawa ko. Isa yung pagpunta ko doon sa may parke. Naaalala nyo ba yung mga bata sa parke? So, sa parke, tandaan nyo, yung mga bata sa parke, are you with me? Nakikinig po ba kayo? Mga bata sa parke na sila, yung mga kaibigan natin doon. Sabi ni Jim Cruz, oo daw. Ayun, yung mga bata sa parke na ating mahal talaga at minahal tayo, ay nagpunta ako doon para... makita uli sila at nandoon kasama ko si Tia Celsa. Syempre takot ako na ako ay pumunta mag-isa doon. Sila yung mga bata na kung saan nakilala tayo, mga amigo. Kung babalikan yung mga video, sila yung mga bata na kung saan ay kumakanta ng ano, tenemos sa Pilipino, ibig sabihin na meron akong mga kaibigang Pilipino. Yun, sila yon. So, matagal natin sila na i-vlog and then kahapon nagpunta kami doon ni Tia Celsa. And then one hour ako nag-aantay kay Tia Celsa doon. At ang tagal niya kasi si Tia Celsa ay nagpaanak pa. So, basta ganun, nagpaanak si Tia Celsa, tagal-tagal. Kala ko kung saan sila punta. So, ang nangyari, so nasa park ako, sabi ko, paano bata na to? O basta may isang bata ako, yung tinulungan, yung binigyan kong sapatos, natandaan yun. Nakalimutan ko na pangalan, yung binigyan kong sapatos. Nagpunta ako sa akin, binigyan ng tinapay para sa mga bata, ganun. And kung gusto mo, tawag ka ibang mga bata, para ganun. So, sabi ko, antayin niyo muna ako dyan, and then after nito, after namin puntahan yung sadya namin. So, basta may sadya kami dun sa, doon sa may bahay ni Tia Enyo, Tia Marisol. Doon mismo, doon, sa lugar na yun. So, nagpunta kami doon.
abang ako ay kausap, nagbibideo, ayun. So, may sadya kaming tao doon na kung saan ay gusto kong puntahan. Hindi si TI nyo. Basta may, meron kaming sadya sa lugar na yon. At gusto ko na magpaalam at gusto kong makilala yung tao na yon. So, iisip ako ng parang doon paano gagawin ng vlog yun. Gusto ko kasi na-video ako naman ng konti. So, ito na po ang eksena, mga amigo. Ang eksena po ay habang ako ay nandoon ay may mga bata, anyan. Tapos ay may isang tao doon na kung saan ay kinuha ni Tia Celsa na mag-platada ng kanyang tindahan. So, merong tao doon na kinuha si Tia Celsa na gusto mag-platada ng tindahan. Yung tao na yon ang kinuha ni Tia Mami para mag-platada ng tindahan niya. So, lahat noon ang gumawa noon ay yung tao na yon. And then, pagpunta ko doon, nung nandun na kami ni Tia Celsa at naglalaro si Tia Celsa, nakikipag-doon sa mga bata, and then, gumawa ng eksena yung tao na to. So, ang ginawa ng tao na to ay tinawag ang punong barangay ng lugar na yon. So, iba kasing part na yun, ibang lugar na yon. Ibang lugar na yon. So, sabi gano'n ng gano'n eh, sabi ng ano, ng na punong barangay, Tagalog ko ng ano, madami daw paikot-ikot. Elan kasi, ayan muna. Gusto niyo agad kasi malaman yung ano eh, no? Yan tayo eh, gusto niyo agad malaman agad eh. Basta ikinukwento ko sa inyo yung nangyari. Ganun nga, o after nangyari, yung punong barangay ay nagagalit sa akin. At ako daw ay, ano, gumawa na eksena yung nagpaplatada na kesyo, bakit daw ako nagbibideo, ganun. So, madalit salita ay, ang mga bata naman ay may pahintulot. Sabi niya, sabi ko, may pahintulot ang mga bata at lagi ako nagbablog dito, wala namang problema. Sabi ko ganun. So, madalit salita, ang sabi ni TSS, anong problema sa ginagawa namin? Sabi niya, nagpapakain lang kami. Kung ayaw mo na i-video, sige, i-delete namin. Sabi ni TSS. Ngayon, naging ano si TSS, sabi ng kapitan, ginanin pa nga ako ng kapitan. Sabi, napaka-bad, ginanin niya ako. Sabi niya, ibigay mo cellphone, buburahin natin. Hindi, ginanyan na ako kasi para makuha yung cellphone ko. So, ako naman, kalma lang kasi ako sa mga ganyan kasi I know na ang kailangan lang nila is ganyan. So, kalma lang ako. Si Tia Celsa nagiging emosyonal. Itong si Tia Celsa, sabi ko kay Tia Celsa, ano yung nangyayari sa'yo? Sabi ko, masyado kang emosyonal. Sabi mo lang. After no, okay na, nagbayad na ako. Okay na. Basta nagbayad na ako. Binigyan ko na sila. Ang laki na binigay ko, binigyan ko sila para tumahimik na. Sabi ko, okay, hindi ako gablog, burahin ko yung video, ganun. Okay na, bro na, tapos na. So, habang kami ni DSS ay doon, ang mga bata, alam nyo, nag-iiyakan yung mga bata. Huwag kasing paulit-ulit, sabi ni Wilma Santiago, pag paulit-ulit, 3 minutes, tapos na tayo, ano ba? Wilma Santiago, ano ba? Kaya paulit-ulit ang kwento ko kasi 13 minutes kailangan ang live, ang video. Ganun po mga amigo. Hindi ko na alam kung ano ako kwento ko. Yan nyo na lang. I-pass forward nyo na lang mamaya. Ganun, kahit paulit-ulit yan, merong ibig sabihin kaya ganun. Shout out sa'yo, Kay. Oo, sino bang mga... Ang dami naman. paulit-ulit ang kwento. Basta ganun. So, sa madalit salita, mga amigo, ay hindi na gusto ng TSS yung ginanon ako ng punong barangay. At hindi nagustuhan ni Tia Celsa yung pang-aano sa akin, pang-alipusta. So, ang daming sinabi sa akin hindi maganda. Hindi ko nasasabihin. Sa Pilipinas, pwede ko sabihin yun. Pero hindi na. Basta ang daming hindi maganda sinabi sa akin at nakaka-yurok ng pagkatao. Ngunit, alam nyo, sa akin, kasi alam ko na ang ibig sabihin nun eh. Once na marami ng salitang ganyan, maraming mga... pasikot-sikot o ang dami mga sinasabing hindi maganda na ibig sabihin lang hindi dapat ibigay mga bata na ganun-ganun. Tapos nagtatanggol sa akin yung mga bata, sabi niya, anong problema? Matagal na namin ginagawa ito. Sabi nga ng mga kaibigan kong bata. Tapos, sabi nga nun ni TSS, after ko makabayad, okay na. Tapos na yung nangyari. Tapos sabi ko sa mga bata, kumain na kayo. Huwag niyo nang intindihin. Tapos umiiyak yung mga bata habang umiyak si Tia Celsa. Umiiyak yung mga bata. Grabe ka ako. So, sabi ko, love pala ako ng mga bata na to kahit hindi kami nagkikita. Oh, kasi minsan pag nagkikita kami ng mga bata, hindi naman sila sabay-sabay na lahat. Sobrang daming bata doon, as in. Pero,
yung basta yung mga bata doon kila Tia Marisol yung time na yun na yun, sila lahat din yun, pare-parehas lang sila. So, sabi ganoon, hindi, sabi ko, paalam na ako sa mga bata, sabi ko, hindi na ako makakabalik dito, ito na yung last, sabi ko sa inyo, mag-ingat kayong lahat, sabi ko ganoon sa kanya. Umiyak yung mga bata, tapos si Tia Cesa, umiyak kaya, si Tia Cesa napaka-exagerada, umiyak lang kaya, bakit ganyan ng ano, anong klaseng bansa ito? Sabi niya ganoon, wala kang karapatan, ganoon si Tia Cesa. E then, inaano ko lang, kinakalmas ko si Tia Cesa kasi ako ayoko naman maging ano, sabi ko nga, ayoko mabago yung mood ko bago ko umuwi. So, sa buong kwento ay sabi ni Tia Celsa, Raul, kung gusto mo bumalik dito for vacation, ako hindi na, sabi niya. Ako hindi na, ganun. So, ganun. Kumbaga, sabi ni Tia Celsa sa akin, ibang-iba ang bansa na ito kumpara sa Pilipinas, sabi niya ganun. Kaya hindi ma-assense, so, sabi niya ganun. So, okay naman na si TSL sa kinawag ko kanina. Sabi ko, Chama, may okay ka ba? Sabi niya, okay na ako, pero hindi ko makalimutan yung kinuha ko na mag-platada, pero gagawin ako ng problema. Sabi ganun. Gagawin ng problema. Sabi, actually, si Chama, may nakakawa siya sa akin, kasi inano kasi ako, ang dami yung mga sinabing hindi maganda sa akin. Ako, hindi akong salita. Ang sabi ko lang ay, okay, ano po ba ang dapat natin gawin? Sabi niya, ano ba ang dapat natin gawin? So, kaya sabi ko kay Chiselsa, mula ngayong araw, Chiselsa, ay sa inyo lang ako magbablog sa pamilya mo. Wala nang iba. Ganun lang. Basta ganun. So, ayun. Yun ang istorya, mga amigo. Siyempre, bayad. Binayaran. Nabigay ko ng tumataginting na hindi naman malaki. Malaki para sa kanila, pero kung tutuusin ay hindi naman dapat gano'n na kung kailangan mo lang magpera, sabihin mo, hindi yung kailangan mo pang insulto yung tao. Gano'n. Anong parang awa mo na? Okay lang ako. Matigas ang ulo ni Kuya Raul. Pauwi na kaya, dapat nagpirmi. Ito nga ang istorya kasi niyan ay itong si Tia Celsa ay inaya ako doon para nga doon pumunta sa may kailangan naming i-meet. So, ang i-meet namin na to ay lola ni Mahmud. Nang makita niyo yung lola ni Mahmud. Yun po yun. Yung lola ni Mahmud. So, na-video ako ng konting-konti lang. Pero yung mga bata kasi ganito ah. Pagdating ko na, lahat ng mga bata nagpuntahan na ron. So, sabi ganun niya, nagugutom na kayo. Sige, bibili ko ng pagkain kay Baybab. Kay Baybab ba? Pangalan. Nakalimutan ko ng pangalan. So, ang kagandahan naman kasi ay merong isang pumunta doon na kung saan ay mataas din ang posisyon. Sabi ganun sa akin. Walang mali sa ginagawa mo, sabi niya ganun. Kasi nakita, alam, kilala kasi ako eh, walang mali sa ginagawa mo. Ang mali lang ay, sabi niya, ang mali ay yung mga taong naiingit sa'yo, yun sabi niya. Mga taong naiingit sa'yo, kasi kilala ka na rito, sabi niya. Kilala ka na sa lugar namin, kilala ka na, sabi niya. So, huwag mo nang itindihin yun, sabi niya. Sa ako, okay lang naman ako, si TSS lang inaalala ko, sabi ko. Kasi ako may ex sa TSS. Sabi ko kay Tia Celsa, ano pa kayo na iniyak mo, wala namang problema. Ayoko kasi gusto nga makapag ano, sabi Tia Celsa, ikaw naman napaganda ng plano mo sa, ang dami mong plano, ang dami mong gustong ano, pero bakit ginaganyan ka? So parang sabi ni, parang kasi sabi Tia Celsa, hindi ko deserve na ganunin ako sa lahat ng mga bagay na natulong ko. Tapos in-explain pa ni Tia Celsa, sabi ni Tia Celsa sa akin, alam niyo ba, yung tao na to gaano ang naging kabutihan sa doon sa Ikuku, sa Okuma, sabi mo. So minsan pala yung mga taong matutulungan mo ay siyang gagawa ng ano ng hindi maganda sa iyo. Sipin mo akin Juan, ang dami-dami na pwedeng magplata na kletsa mo minok kinuha niya. Tapos after ng bayaran, nagdagdag pa ako sa kasi natuwa ako sa pagpaplata sa tindahan. Tapos sa huli gagawin pa ng problema si Tia Celsa. So sa akin din ang sabi nga ni Tia Celsa ay Raul, kapag pagka umuwi ako, pagkapunta ako sa Pilipinas, sabi nga niya, bansa ko, ang bansa, sa puso ko, ang bansa ko, Pilipinas.
Tapos nag-iiyak si Tia Celsa. Sabi niya, ang bansa ko ay Pilipinas, hindi ito. Sabi niya, ang bansa ko ay para ako sa Pilipinas. Iyak nang iyak si Tia Celsa, tapos eh, sabi niya, tapos eh, nahimasmasan siya. Tapos yung umiyak si Tia Celsa, yung mga bata nag-iiyakan din. Kahit yung mga maliliit, sabi niya. Kasi sabi ko ganito, ang huling sabi ko sa kanila, paalam na, sabi ko, paalam na sa inyo. Sabi ko, mag-ingat kayong lahat. At ang Kuya Raul, hindi ko alam kung kailan makakabalik dito. Pero sisiguraduhin ko na pag magkapadala ako ng tao, maaring anak at siyemame para sometimes ay makakain din kayo. So, ang bagay na ano, bagay na natutulungan ko kahapon ay hindi lahat pala ng taong tutulong sa iyo hindi lahat ng taong natulungan mo ay pwedeng kabutihan din ipalit sa iyo. Minsan namumutawi yung inggit, namumutawi yung galit na hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga yun. Pero sabi ko nga kay TSS ay uwi tayo ng Pilipinas na walang magiging problema dahil starting from tomorrow, sabi ko kay Church Mami ay mag-aan tayo sa ano, dun lang tayo sa bahay mo, sabi ko sa kanya ganun. Hanggang sa makauwi. So, hindi matigas ang ulo ko mga amigo, nasabi na pumirmi ako ng bahay. Hindi ganun, hindi niyo ako mauunawa, hindi niyo ako maiintindihan kasi lahat ng mga tao dito na napamahal sa akin ay talagang gusto kong balikan. Kasi ito na kasi kaya ako ginagawa yung mga videos na to. It's about para malaman niyo kung saan nagsimula yung si Kuya Raul, yung ganun. So, ang daming ako mga videos na gusto ipakita sa inyo na para malaman nyo na dito pala nag-start siya. Pero kasi yung itong mga group ng mga bata na ito, talagang sila yung unang nagmahal sa akin dito. Na wala pa sila Tia Celsa, sila na yung nakakasama kong kumain sa resto, yung mga ganun. Sila yung nakakasama kong kumain sa parke, sila yung nakakalimutan ko, lumilibot, kasama, nagpaano. So, ayun. Ganun po ang kwento mga amigo. Pero sabi ko nga ay okay mag-alala, okay naman na si Tia Celsa. Kanina katausap ko alas, ewan ko kailan, nakakausap sila yun kanina yun. Tapos sabi ko, tatawag mong si Tia Celsa. Ngayon, okay naman si Tia Celsa. Sabi niya, yun nga, doon niya ikinwento. Sabi niya, bad, sabi niya. So, ayun, ang maganda naman ay natapos naman ang problema, naayos naman ang problema. Yun nga lang, syempre, kailangan lang pala ng ganun, sige, go. huwag natin pag-usapan po ang pamahalaan dito at hindi okay. Pwede ako makulong. Huwag natin pag-usapan, pag nasa Pilipinas na lang, huwag na dito. So ayun, ang salamat sa iyo Kay sa yung panonood, si Russell, si Joyce Aknat. Ang dami nanonood ngayon, grabe, 2,000 nanonood. Oo, grabe. Sabi ko nga sabi ko kanina si Chamami ang the best na huwarang ina sa mga maraming anak. Oo, kasi hindi siya sumuko eh, di ba? And then pagdating naman sa sa Pilipinas ako gumigising ako araw-araw masaya. Gumigising ako ng masaya at hindi kagaya dati na bugnutin ako. Noong mga bago akong dumating dito, mga bugnutin ako noon kasi, di ba sabi kong ayaw ko na bumalik dito. Pero na-realize ko na ito na talaga yung time para ganun po, nabusog ako. So, iinom ako saglit, hindi pa tayo tapos, maaga pa. Inyo, marami mga toxic na tao. Pwedeng iwasan, pero yung iba hindi mo talaga iiwasan. So, like in social media, marami mga nagko-comment na hindi maganda. Sa live, meron ding mga hindi nagko-comment na maganda. Pero, pwede nyo iwasan, magbasahin. And then, sa mga nagko-comment ng hindi maganda. So, deadmahin, ganun lang naman. So, sa tagal-tagal ko na nagbablog, dati nasasaktan ako sa mga comment na hindi maganda. Pero ngayon, tinitake ko ito na karapatan ng bawat isa na ipahayag ang kanilang ekspresyon. Whether masakit man yung sasabihin ng ibang tao about sa akin o sa iba, karapatan nila yon. Ngunit, karapatan ko rin na sumagot kung ano man yung aking ipinaglalaban. Salamat po mga amigo sa ang daming nanonood.
ah, nagbawas na nang nalaman na nila kung bakit umiiyak. Ayaw na nila panoorin. At least hindi tayo nilangaw ngayong araw, di ba? Halos 2,000 na nood at nakinig sa akin. Yung pakikinig nyo lang, ayan, napakasaya na nakakawala ng pagod. Lalo-lalo na na ako ay gusto kong sabihin ito. Actually, kagabi, kinukwento ko yan kila, ano, kila Ben, yung kila Jose. Kumain kami sa resto kahapon. Habang kinukwento ko sa kanila, gano'n, tsaka sa mga kaibigan ko. Ayan, kinukwento ko, tapos sabi nga nila yung mga bagay na ganito ano lang sa'yo yan, may matututunan ka naman, sabi niya gano'n, hayaan na lang. Eh syempre pag nagsalita sila hindi maganda yung mga sasabihin, hayaan na lang natin. So ayan nga, ika nga yayakapin ng isang puno na hindi ano daw, ang haba ng sinabi ni ate ano, ate Janet Risho. Tapos ayan, basta shout out sa inyo diyan sa Pilipinas, sa lahat ng ano. Ah, naku, grabe al, mainit po sa atin sa Pilipinas ngayon. Kaya kayo ay uminom ng tubig. Ayun, uminom ng tubig. At dito mainit din po mga amigo, pero hindi kasing init sa Pilipinas. Matindi raw po sa Pilipinas yung init. Kaya kayo uminom kayo ng tubig. Kaya ako anong pasabog kayo? Ay, pasabog kayo, waka-waka. Mag-antay po kayo, matinding pasabog kayo, waka-waka. For sure, ay magigimbal ang sambayan ng Pilipino sa social media. Ang pasabog. Pasabog na kung saan aabangan ninyo. So, meron ako nagawang video about doon. At alam ko, ewan ko, talagang iba ang ano, iba ang... Ihahanda ko ang aking puso, ang aking sarili kapag pinalabas ko yung mga video na ito. So, syempre, bibitingin ko muna sa inyo, hindi ko muna sasabihin, hindi pa pwede. So, salamat sa lahat na nanonood ng ano, ha, ng 5 Pilipinos. So, kahit nagkukwento-kwentuhan lang kami, pinanonood nyo kami. Mabumulabog ang buong universe, sabi nga ni Capricorn. No? Si Capricorn na nag-email sa akin yan, si Capricorn, kaso ayaw niya magpakilala. Nag-email, may mga sinasabi siyang hindi, ano, bawang sabihin. So, ayun, na, basta salamat sa sumusuporta kay Tia Celsa sa amin dito. So, pag uwi ng Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko na magiging okay na ang lahat. Kaya, puro good vibes na. Oo, tapos, syempre, ayan, member nyo po ba sa Chamamesa 5? I-member nyo si Chamamesa 5, for sure magiging member yun. Eh, pero ayaw yata pumayag ni Aye. Oo, hindi ko pwedeng sabihin, sinag-usapan natin Capricorn, pero lahat ng sinabi mo, sinabi ko nagkatugma. Yun. So, ayun, ang importante, gwapo ka, sabi ni Kaya Keen. Ay, ako, so, si Keen, K-I-Y-N, yung mga tagapagtanggol natin. Grabe yan, pag nakikita ko, pagka binabanatan ako, tinagantay, tatanggol ako ng babae na yan. Hindi ko siya kakilala personally. Pero, grabe, kilala ko yung mga nagtatanggol sa atin. Talagang sinasabi nila na, oh, kasi minsan may mga comment lang eh, diba? Minsan sasabihin na ganito eh. Mga kagaya ng video ngayon kay Tia Mame, yung gano'n, may mga naiinis about sa paprank-prank na ganyan. So, iba-iba kasi yung ano nyo, gusto nyo i-comment, iba-iba yung saloobin nyo, wala naman ako magagawa doon, hindi naman pwedeng baguhin yun. Oo nga, tama nga naman, so, oo, may respeto kasi sa papa si Tia Mame. Yun ang pinaka, yun yung isa natutunan kay Tia Mame eh, yung rumispeto ng matindi sa kapwa. Ganun po, oo. Marespeto si Tia Mami. Marespeto siya. At saka talagang pagdating, pag sinabi niya ang Pilipino, ang taas ng respeto niya sa mga Pilipino. Oo, kasi syempre, nararanasan niya na sa Pilipinas, di ba? Nararanasan niya paano magbakasyon sa Pilipinas. Ganun. So, oo nga, sabi ni Chris, Simple Christine, true. Ayan, congratulations sa iyong anak na gumraduate, Simple Christine. So, silip-silip tayo sa kanila mga Facebook. Chismoso! Chismoso si Kuya Rahul. Kung chismoso ako kayo din, mga chismosa kayo. Anak kayo ng chismosa. De, ano lang naman, pinag-uusapan lang naman natin. Kasi ang buhay nila TSS, parang naging ano yan eh. Parang tawag, parang teleserye na abangan mo talaga. So, naniniwala naman ako pagka uwi ng Pilipinas, nag-aabangan nyo. Like, di ba, pagka
nag sila Nisma, ano na mangyayari? Ilang months pa bago matuto mag English yung mga bata, di ba? Paglaki ni Nisma, ano ba ang magiging trabaho nito? Ano ba ang mga kesopi? Paano ba? Ano ba yung struggle nila sa Pilipinas? So, abangan nyo. At least yung papanoorin nyo ay hindi tele, ano, hindi scripted. Ito yung tunay na buhay ng mga Aprikano sa Pilipinas. So, ano gusto niyo manood ng mga teleserye na kung saan ay mabubwisit kayo sa bida at sa kontrabida, pero hindi lang pala totoo yun ang nangyayari. E dito na kayo sa Pinoy from Equatorial Guinea. Hindi na Pinoy ni Equatorial Guinea. Pinoy from Equatorial Guinea. So, dito na kayo, manood na kayo sa video natin araw-araw, lalo na sa live. So, manood kayo ng live kasi for sure ay marami kayong malalaman sa buhay ni Tia Celsa at sa buhay ko din. So, I know na hindi wala kayong pakialam sa buhay ko. Buhay ni Tia Celsa ang gusto niyo buhay ni Tia Celsa ang gusto niyo malaman, pero sa buhay ko parang wala naman kayong pakialam. Kuku, shout out sa iyo. Ayan. And then si Mek, ang dami na nanonood talaga, no? Maria Teresa. So, huwag niyo na masyadong intindihin about sa mga ano, ha? sa mga natin. Sa title na ginagawa natin, huwag niyo nang intindihin kung clickbait man siya o ano man. Ang importante panonoodin niyo. Oo, kasi lahat ng vlogger ganyan ang ginagawa ngayon. Hindi po pwede na ang title yung ano, kailangan ngayon napaka sa social media talagang iba ang ano. Iba ang atake ng bawat vlogger. So, unawain nyo na lang ang kailangan ng bawat vlogger ay views. Yun lang naman yun. Himala kahit na may pasabog. Hindi ko muna sasabihin yung pasabog ko. Abangan nyo po yan. Siyempre, pag sinabi ko na, hindi na magandang panoorin. So, ayan. Magkabas tayo ng kaunting mensahe. Napakadami nyo kasing sinasabi. Sanay kami sa'yo. Oo nga, sabi ni Ate Glenda, sanay na raw sila sa ating mga clickbait na mga ano. Kanina, yung sabi, prank daw, clickbait daw. Ano ba clickbait doon? Eh, yun naman talaga nangyari. Yun nga lang, prank. Oh, grabe yung prank ni Tia Celsa. Hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-ano. Sabi nga, scripted daw eh. Hindi, never. Hindi scripted yun. Yung kay Tia Celsa, talagang, malalaman talaga na magaling talagang artist. Ay, gawa ako ng content na ganito. Sige, naisip ko rin. Gawa ako ng content na pa-artihin ko si Tia Celsa. So, tingnan natin kung pwede ba siya maging artista sa Pilipinas. Yun. Tingnan natin ang kanyang acting skills. Acting skills si Tia Celsa. So, later, yan ang aking magiging vlog. Ang acting skills ni Tia Celsa, kung gaano siya kagaling umarte. So, sabihin ko, iyak ka. O Chimay, sa kunyari sabihin ko ay magagalit ka sa mga anak mo. O Chimay, may kunyari ganyan. So try natin si Chimay, acting skills ni Chimay. So dito natin mapapatunayan na talagang si Chimay ay pang artista. So napakagaling niyan. Yung iiyak-iyak siyang ganyan. Ayun siya, iiyak siya. Tapos biglang gagano siya sa camera. Tapos pag ganyan sa camera, gagano siya ganyan. Tapos pamaya-maya gagano siya. Sabihin niya, walang nagmamahal sa akin. Ganyan ang mga style ni Tia Celsa. Tapos yung mga anak niya, ganyan. Alam nyo, ngayon, pag umiyak si Tia Celsa, wala nang kila Misma, tsaka kila Sophie. Ganyan na lang niya. Sabi ni Sophie, tingin mo si Mama umiiyak. Tinatawanan na lang. Ganyan na mga style na yan, no? Nila, so, tapos, mamaya, pag nagalit si Tia Celsa, sasabihin, tinatawan-tawanan nyo po. Tapos, ayan, pag hinabi ni Tia Celsa, takot na sila sa OP. Kaya magaling lalo na. Magaling na artista ni Tia Celsa, sabi ko sa inyo. So, ayun mga amigo, salamat sa 33 minutes na makikita tayo yung nag-aanuan. 30 minutes tayo yung nagkukwentuhan. Pero, patuloy kayo manood ng ating live. For sure ay magiging masaya ang ating buhay. Updated kayo sa mga live natin. So thank you so much po at bukas po muli. Bukas po muli tayo ay magkita-kita at ganitong oras live po tayo. At mamaya i-update ko kayo kung ano yung nangyari sa Ikuku. Kung ano yung nangyari. Mamaya agaan ko punta. Punta muna ako kila Waka Waka. After kila Waka Waka, punta ako kila Chimame. Pero gusto ko gawin yung content yan, yung acting skills ni Tia Celsa. Tingin natin kung talagang convincing
Ingat po mga kababayan at God bless po. Uminom ng tubig na marami. Uminom ng maraming tubig mga kababayan. At God bless muli mga amigo. Ingat. Ayan, ang tagal. Ayaw magpatay. Ayan, pa-audition si Chamami sa PBB. Ayan, abang tumatagal gumagawa po si Kuya Rose, sabi ni Eden. Sige, magbasa pa tayo. May official group chat po ba mga follower nyo? Meron, Pinoy Equatorial Guinea fan page. Tapos, ayan, unti-unti tayong magbasa ng ano. Abitin daw, sabi ni Mira Pror. Tapos, more vlog Kuya Raul sa business ni Juana. Tapos, kasubaybay-subaybay ang buhay ni Tia Celsa. Yan, sabi ni AC, ni Blood, ni Lloyd, at ni Mano Fred, ni Macy France, Jeanette Riccio. Salamat po at mag-ingat po kayong lahat. Bukas ha, huwag po kayong mawawala. Bukas, abangan ko kayo, alas 8 ng gabi. Alas 8, Jess, alas 8. Pinakamaga na yung alas 8, Jess. 8:10, mga ganon, live po tayo ha. Bukas, magkita-kita. Grabe. Salamat sa inyong pag-support na kay Kuya Raul sa Pamilya Matinga.